Bagong UMIDIGI phone. Teka, anong model to? It's the UMIDIGI A9. Uy, bagong-bago to ah. Bagong kalalabas lang nito ah. At pinadalan tayo ng mga kaibigan natin over at UMIDIGI. And tara, unbox na natin. So hi guys, ako nga pala si Richmond and welcome back to my channel. Kaka-unbox lang natin itong UMIDIGI A9. And hawak natin dito right now in my hands is the granite gray color. Kita natin, no? Very, very dark ang ganang color, no? And it's very, very simple. A very, very simple phone. And tara, himayin natin kung ano nga ba meron dito sa phone na ito. This phone is equipped with the Helio G25. It's a very, very basic chipset though. And it comes with a 3GB of RAM and a 64GB of storage. And guys, ang kanyang RAM is a LPDDR4X and ang presyo niya,
5,990 lang. Hindi siya ganun kamahalan, no, for a price. And to be honest with you, this phone really is a very, very basic and probably a good performer din. As we go along, malalaman natin kung gaano siya ka-okay o hindi okay. So sinilip natin ang score niya over at the AnTuTu benchmark, it got 90,000 points. For me, kulang-kulang din na siya umabot ng 100,000. And yeah, it's really something more of the entry level na chipset. And sa AnTuTu, nakakuha rin siya ng 53,000 points. For me, well, entry level eh. What do you expect? Natripan din natin siya kunan ng score, no, sa 3D Mark and nakuha siya ng 400 points sa Slingshot Extreme. Now, itong phone na ito, no, meron siya 6.53-inch na screen together with the HD Plus na resolution at 720p. Now, masasabi ko sa inyo, no, it's a very, very entry level, no. And to be honest with you, ang display niya is not really that bad. Swiping left and right, masasabi ko sa inyo, pretty responsive naman siya. Hindi, wala naman ako napapansin na delay over sa paglilaro ng screen niya, no. Swiping left and right, up and down, okay naman siya for me. Then what I like about this phone is ang kanyang 3D na unibody, no. And it's very, very nice. Ang kanyang likod is parang yung matte finish, parang may fingerprint yung pabilog-bilog, eh medyo magaspang, no. So it is a good grip over sa likod. Hindi siya madulas. And yun ang siguro isa sa mga iniwas ako, mga sobrang dulas na phone, pag dilapag mo sa table, dudulas na lang, maya-maya nasasahig na. And this phone also comes with a 2 nano SIM na capability together with a micro SD na expansion, which is good. Now, ang gusto ko rin sa kanya, no, meron pa rin siyang 3.5mm na audio jack, which is, of course, ako, alam na naman lahat na mas gusto ko and mas preferred ko ang mga wired na Bluetooth headset. Then, tinayin natin manood ng YouTube dito over sa phone na ito. Sinabi nga natin 720p, which is yun nga rin ang maximum resolution na kaya ko i-unlock dito sa YouTube. Masasabi ko okay naman ang view experience, no. Though yung baba na medyo may kalakihan konti and yung teardrop na siya may kalakihan rin ng konti, nevertheless, ang viewing angle na is okay. Okay naman experience, maganda naman panood ng mga movies dito and mga series over at Netflix. And guys, as expected, tinignan natin ang kanyang DRM info, level 3 lang, ano, wide vibe level na security. Which is, of course, sabi ko nga sa inyo, 720p, don't expect na makakanood kayo ng HD sa Netflix. So guys, sinayin din natin mag-gaming dito sa phone na ito. Masasabi ko sa inyo, naglaro ako ng Call of Duty as always. Yan ang probably one of my most favorite game of all time. Then, of course, ang kanyang graphics, kaya na maximum low. Pero ang frame rate kaya natin iset to high. Then ang gameplay, masasabi ko sa inyo, okay naman. Well, okay na hindi okay. Kasi yung frame rate naman niya okay, mataas. Pero yung graphics naman niya, medyo hindi ganun kagandahan. And expected, as expected, talaga nagkakaroon ng drop ang kanyang mga lag sa kanyang screen. Of course, hindi natin maiwasan may mga frame drops. Kasi, of course, yun lang ang kanyang capability. Pero overall, marami naman akong napatay over his span, no? Na-enjoy ko naman ang kanyang gameplay. Pero yung nga lang talaga masasabi ko sa inyo, hindi siya sobrang immersive when you come to play this game. Probably siguro si Mobile Legend okay pa naman. Now guys, tingnan natin ang kanyang camera. Ang phone na ito, meron siyang triple camera. It starts with the 13MP aperture 1.8 na main sensor. Then sinumahan pa siya ng 8MP na ultra wide lens together with a 2MP na depth sensor. And the other sensor is the infrared na thermometer sensor. Now, meron siyang dual LED flash. And together with the 8MP na front camera, tara tingnan natin ang mga shots dito sa phone na ito. Now, nakita natin mga shots, no? Masasabi ko sa mga outdoor shots is A-OK. Hindi naman siya sobrang sharp na sobrang ganda, pero average na siya. Pwede na natin gamitin to pang-post sa Instagram, pang-post sa Facebook, okay na siya. Now, pagdating sa night scene, no? Masasabi ko sa inyo, medyo blurry na siya. And of course, as expected sa mga sensor na, of course, sa mga budget phones, I don't really expect na mag-perform siya sa low light. Now, tingnan natin ilang shots over at the front camera.
outdoors, masasabi ko siya okay ang kanyang front camera. No doubt about that. Lalo na kung maganda ang sunlight, okay. Very, very bright ang kanyang shots, no? Pero pagdating sa madilim, yun, talagang ma-feel mo na nagsistart na siya maging grainy ang kanyang mga shots. So, yun din ang same limitation sa harap and sa likod. Now guys, tingnan muna natin ang mga video shots dati though from the front and the rear camera from this phone. So right now guys, I'm holding the UMIDIGI A9 and based on what I see, it seems clear. Well, I think it's gonna be a good phone for doing all those Zoom meetings and video chat. It looks clear. Now, masasabi ko sa inyo, no, ang video na from the rear is okay, sharp, and yung alam medyo batagtag siya konti. Masasabi ko sa inyo, okay na siya for getting some good videos from this phone. Pero yung kanyang front camera, masasabi ko sa inyo, medyo hindi ganun kaganda ang clarity ng kanyang mga video, no. Medyo konting tagtag, pero hindi siya super sharp. Yun ang masasabi ko sa inyo, hindi siya super sharp. And yung images sometimes, so feel ka outdoors, medyo may kunting pagka-blurriness. Pero overall naman, pag tinay natin na siya sa Zoom or sa mga Google Hangouts or sa mga Viber video chat, okay naman siya. Wala naman masabi yung kausap ko kung pangit ako, wapo eh. That's sa itsura lang yan. So guys, as usual dito, meron siya isang dedicated button sa gilid para kumuha ng inyong temperature when you need it. Now guys, itong phone na ito, malaki ang kanyang battery. 5,150 mAh ang kanyang battery together with a 10 watts charger. Now, tinay natin siya i-charge though using its default cable and default charger. And surprisingly, it's already a USB Type-C. Shying away from the micro USB, which is yun ang mga previous na nagamit natin from UMIDIGI, mga medyo entry level. Now, it's already Type-C, which is a big upgrade lalo sa charging speed. And guess what? Sabi niya 10 watts ang kanyang kaya, no? Then sinaksak ko, ginamit ko ang aking mga gadgets, nakakuha ako ng 12 watts out of the box. And really, mas mabilis siya ng konti. And surprisingly, dinay natin ang kanyang battery down to 12% and chinarge ko pabalik na 100%. Inabot lang ako ng 1 hour and 37 minutes. Which is very, very surprising. So guys, as usual dito sa ating channel, kinukunan natin ang kanyang screen on time using the PC Mark battery stress test. Draining the battery, magdamagan, no? And sinet natin sa 50% ang kanyang screen brightness, nakakuha siya ng 11 hours na screen on time. And of course, syempre, expect natin mga 5,000 mAh na battery. Tumatagal roughly mga 13 hours, no? Pero makakuha ka ng 11 hours is still not so bad. Nakapagtagal tayo ng isang buong araw nung ginamit ko ito. Halos 1 week ko siyang gamit doon, nilaro. And kaya naman na mag-last ng one whole day on normal usage. Facebook, Instagram, and of course texts and calls, kunting surfing, kunting YouTube, and a little bit of mild games. Kaya niya mag-survive ng one whole day. And guys, what I like about this phone is naka-Android 11 na siya. Look! Imagine an entry-level phone running at the latest na Android, the Android 11. Not bad, no? Sulit yung 5,990 pesos ninyo. So this phone also comes in 3 colors. Meron siyang gray, green, and blue. Pili lang kayo kung anong gusto nyo, no? And I'll post the link below kung saan ko siya nabili, no? Over at Shopee and Lazada. Payo ko is bumili tayo sa mga official na store para makapag-claim tayo ng warranty. Now guys, ano tingin niyo sa phone na ito? Ako feel ko okay naman siya, no? For an entry-level phone at that price with an Android 11 na setup. Though yung camera hindi siya super duper okay, pero at the end of the day, ang performance niya is A-OK. Mga multitasking, okay naman siya. Ang mild gaming, okay naman siya. And watching movies and Netflix is also okay. So, ano comment ninyo? Drop it on the comment section below and let's have some small discussion and pag-usapan natin kung okay ba to as a budget daily driver or hindi. If you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon so you don't miss any video here on my channel. So sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam na sa inyo!